Ikaw, mahilig ka talaga mag-makeup? Hindi po, nag-aaral lang po. What's in her bag? Ang cute. Ay, hindi ako prepared! Sabi mo ka pagandaanan ka daw, ano yun? Anxiety, depression. Ang bigat-bigat po niya for my age, para dalhin. Sa sarili ko rin, hindi ko maintindihan. Anong palagay mo yung sinakulot? Opo. Our groups. Mga child stars. Sobra, sobra, sobra guidance. Ano yung gusto mo? At ano yung alam mo? Ayoko po na pinapatahimik ako pagka alam ko kung meron talaga akong point. Gusto ba niyang maging sexy star? Porket yun yung lapat sa sarili kong katawan. May issue. Ayoko po na ako yung dehado dahil lang mali yung pag-iisip. Below the belt. We are going to Cyril Manaba today. Papunta tayong Antipolo. Si Cyril Manaba is an award-winning child star. Tapos ngayon, nag-viral pa siya dahil sa Dirty Linen. Pero sino nga ba talaga siya? Ano bang hilig niya? O tara, kilalanin natin ang side B ni Cyril Manaba. Come with me, put your hands together. Tara, let's be happy. Kararating lang namin dito sa Antipolo, so o-order muna kami habang inaantay natin si Sai. It's so nice! Oh, di ba? Very Korea. Di ba? Oh. Opa! Opa! Good morning! Ganda mo. Thank you. Hello. Hi, good morning. Ang tikay niya, di ba? Ang galing mag-makeup. Ang fresh niya. So, bakit mo kami inaya dito? Masarap pong mag-explore ng iba't ibang bagong lugar. Tapos, feeling ko po therapeutic yung travel time. Tapos, pagdating niyo po dito, wala, parang bagong lugar. Ang sarap po sa mata. Feeling ko po marirelax din kayo. Oo. Naisip mo bang gusto ng isang tita na itong place na to? Marami ba nagpupunta mga bata rin like yung pumupunta dito? Hindi po. Minsan ginagawa rin po itong meeting place. Kasi nga po, maganda po yung lugar. Tapos, nice din po yung food. Tsaka, hindi naman po tita na po ba? Titas of Manila. Lalo na po yung ano niya Survivor, bagets na bagets. Ang galing mag-makeup ng makeup artist namin. Ikaw oh, tingnan niyo oh, ito yung nag-aaral pa rin. Ikaw, mahilig ka talaga mag-makeup? Hindi po, nag-aaral lang po pag halimbawa may bigla ang lakad. Ganda eh. Super. Meron pong time na about sa makeup, parang may red carpet kami. Tapos nakikita ko na po yung mga kasabayan kong artista, naglalakad na sa harapan ng kotse. So ako umiiyak na ako kasi sabi ko hindi pa pantay yung mata ko. Ganun. Tapos umiiyak na po. So ngayon pa lang po ako natututo ng tamang makeup. Maganda yung dala ng pangangailangan na papwersa kang matuto. Opo, no? Yung wala kang choice kundi matuto. Mm-hmm. Pero dati hindi po. You started very early, diba? Since 8 to 4 po nag-audition lang. Enjoy mo ba yung pagiging artista at kasi po nung ganong age ko, gusto ko po talaga. Kumbaga nakita ko yung interest doon. So pinush lang din po nila na isupport ako. Pero mga tubo ako, ginagaya ko na po yung mga commercials sa nakapanood ko. So kumbaga po interesado ko, eh nakita po nila siguro na hilig ko rin. Nag-start po talaga ako sa buhok lang yung makikita, passes by, pangpulo lang ng classroom, classmate ni ganito, classmate ni ganyan, walang linya. Kasi ang big nga ng mga moves na, and remarkable lahat ng mga teleserye mo. Swerte mo rin? Yes po, sobrang swerte. Tsaka sobrang blessed ko po na na-actuhan po ng story. Kumbaga pumatok po yung story, kaya mas nakilala rin po yung movie. Yung pinaka-active mo as a child star? What age? Mula 4 po hanggang 10. 12 to 13, yun na po yung may mga 2 months, 3 months gap. First show, tapos guestings na lang po. Camera roles, ganun. So, pagdating po ng 13, yun na po ko nagtuluyan. It's about nag-hire po. For 6 years po.
Ano yung choice mo? Parang after po kasi nung last show ko na Wildflower lang, after po nun, may mga sinusunod naman pong offers. Kaso parang medyo hindi po ako fully committed dun sa path ko ulit. Kumbaga parang gusto ko pong bumalik sa youth ko. Gusto ko pong maging regular person, maging normal kid. Parang gusto ko pong balikan or ayaw ko pong may mamiss na mga era sa life ko. Ayun po, siguro dahil marami nito ko na kahalupilo, nakakasalamuhang mga matured person kesa sa age ko. Siguro na developing ko na maaga yung maturity ko. Kaya by the age of 12 or 13, yung mga ganung mindset na po. Ako, you knew what you wanted and yes, you're missing out on your childhood. Yes, ano yung gusto mo at ano yung ayaw mo? Gusto ko po naririnig ako. Ayaw ko po na pinapatahimik ako. Pagka alam ko kung meron talaga akong point or meron akong say or may, alam niyo po yun, may relevance naman yung opinion ko. Tapos masyadong open, ay masyadong close-minded ko po. Yun po yung mga. So gusto ko po yung naririnig ako and nakikinig din po ako. So sa showbiz, may bosses ka ba? Siguro hindi ko po masasabi sa ngayon kasi sobrang bata ko po ng showbiz. So, yung mga panahon yun po, ako po yung kinig, absorb, adapt. Yung mga panahon yun, syempre, hindi po pwede bumoses yung ganun kabata. Siguro wala po. Siguro sa ngayon, mas meron po. Kasi meron na po akong sariling decisions. How were you as a child? Were you mabait? Were you sumpungin? So, sabi ng parents ko and ng family namin, ako daw yung pinakamabait sa mga kapatid. Kumbaga, nung bata po ako, ako po yung masunuri. Tahimik lang sa isang tabi. Nung bata po. Pero nung lumanda, hindi lang po. Ano na po, pagka-opo, nag-transform. Evolution. Which means? Sobrang labas. Pag sinabing ganito, talaga yung kabaliktaran yung gagawin. Hindi na taong panggala. So talagang in-explore ko. Nung showbiz, naging explore the world. Yes, sobrang naging outgoing ko po. Masyado po kung nasa loob ng box ng mga panahong batang-bata ko. So, pag-transition ko po na medyo may decision sa labuhay. Pero yung sa akin po, yung definition ko na po ng labas-labas. Kapit-bahay! Kapit-bahay! Para pa nagmomotor ka na doon. Hindi. Ang ganun ko pong 18, 19. Yun lang po yung mga panahong pinapayagay nila akong lumabas na walang kasama. Natuloy mo ba yung pag-aaral mo? Ayun, yung mga panahon kung nag-stop po ako, school po. Pero hanggang singahelo po. Kasi nung nag-pandemic po. Kasi simula po nung nag-artista po ko, never po akong nag-homeschool. Never po ako nag-stop, never po ako nag-home-study. Opo. So nung nag-pandemic po, tapos nag-online class. Parang, yoko po kasi talaga nung ganun eh, yung ako lang mag-isa. Since sobrang nasanay po ako na socialize, nasanay po ako na kasama, may kasabay. Nandun ka sa age na lahat ata talaga tinamaan ng pandemic when it comes to school, no? Pero you decided to stop. Yes. Noong una po, trinay ko po talaga. As in, pinilit ko po ng makipagsabayan sa system. Kasi bakit po talaga ng system? Hindi po siya para sa akin. Kasi hindi po siya learning eh. Nagsasubmit, nagko-comply. Diba? Hindi na po siya learning talaga. Nakikita ko yung ugali mo, ma. Pag ayaw mo, maninibiga ka. Kasi hindi. Yung sabi ng magulang mo, sinabi ng araw mo na mag-aaral. Kung magbabayad po kayo ng tuition, tapos makikita niyo po akong tulong lang, makikita niyo po akong hirap, di ba? Kayo rin po yung magsasuffer kung makikita niyo po akong struggling. Kasi alam din naman po nila na competitive ako sa school dati. Talaga? Noong face-to-face. Gusto ko rin po makita nila yung point of view ko na meron po akong pwede ibang experiences or i-explore kesa ginugugol ko yung time ito na mag-relate lang rin po sa depression or mental health struggle. Nabanggit, sige, very briefly, tell me about it. Kasi nabasa ko na rin naman na may mga pinagdaanan ka daw. Ano yun? According naman po sa psychologist ko or sa therapist ko, yung age daw po talaga na 12 to 13, transition age to young adulthood. Doon po talaga prone yung mga anxiety, depression, mental health instability. Kung hindi man po normal, common po yung ganong age. Kumbaga average ng ganong age, doon po talaga nakakalamis tayo. Pag
But what caused it for you? What triggered it? Work. And yung work ko po kasi before ko ma-experience that sobrang bigat. I don't know if na-watch niyo po yung pilot episode. Ang bigat-bigat po niya for my age para dalhin. And sabi po nung site na parang meron siyang trigger or merong factor yung mga work ko dati. Kasi syempre sa work po namin, kailangan kontrolado mo yung emotions mo. Kumbaga for now, iyak ka. Next scene, masaya ka. Next scene, excited ka, tapos biglang devastated ka. So, sobrang laking factor po niya sa mental health na isang tao. And sa yung mga cast po na kasama ko sa Dirty Dated, nung bumalik po ako, nung natakal ko yung issue sa ganito, sila rin po pala, kumbaga, rampant po siya sa industry natin. Tapos bukod po doon, family. Hindi po kasi sila open sa ganun eh. Kumbaga, feeling nila, iniisip ko lang, feeling nila kaya ako stressed kasi ini-stress ko yung sarili ko. Kumbaga, ganun pa po yung mindset nila. Nasisisi rin nila ako in a way. Tapos ako, hirap na nga rin po akong i-explain yung sarili ko. Kumbaga, ako mismo hindi ko maintindihan. Tapos ganun pa po yung naano. So, dagdag. So, yun po, patong-patong. Tapos sarili ko rin, hindi ko maintindihan. So, dun po nag-start na developing depression. So ngayon, I guess nakikita mo maraming mga child stars. Sina Kulot, sina Argus, many more, no? Anong palagay mo yung pagpasok ng bata sa showbiz ngayon? How should they handle it? How should the parents handle it? For me, yung bata, kailangan po sila ng sobra guidance. And yung bata, kasi kung gusto niya yung ginagawa niya, makikita naman po yun ang tao. Okay po na sinusuportahan sila ng parents, pero guidance and ina-explain sa kanila yung sitwasyon, ina-explain sa kanila yung sistema. Kumbaga, wala pong choice yung parents, kundi turuan yung bata talaga na mag-guide sila. Kasi kung hindi, ma-fall apart po yung life or yung mentality ng parents. So, there was a point ba in your career na parang napagod ka or napipilitan ka na? Hindi po, yun nga po yung maganda na nag-stop po ako before ko po mag-feel. Kumbaga, ang lagi ko pong sagot sa management ko nun, or sa manager ko, or sa boss na parang if kukunta ka nila ako na, ba't ayaw mo natin? Sabi ko kasi po, so if nandito po ako sa state ko na hindi po ako 100% committed dun sa passion or dun sa path, hindi po ako makakapag-promise na mabibigyan ko po ng magandang portrayal role, which is kasi naandun po sa name ko. Diba? Opo. Hindi mo ba lang kami inisip? Hindi mo inisip yung reputation ko? Bakit mo sinira yung family natin? Ang ganda ng comeback mo. Kumbaga, diba, sobrang dami rin kong open na natangihan. Hindi naman po ako proud doon kasi ang gagandang opportunities po ng mga yun. Pero, meron lang din po siguro akong hinahanap na worth coming back. Kumbaga, alam ko po na dun ko po maibabalik yung fire, yung passion, dun ko po masasabi na, uy, 100% committed na ulit ako sa work ko. Ito na yun? Yes, opo. Nakakatuwa na ito po yung nabigay na role. And sobrang gandang opportunity po talaga. So ngayon, more on balancing, maintaining. If ever, rest lang, pero hindi mo stop. And what kind of actress do you want to be remembered? Alam ko, 19 ka pa ng bata pa, pero nakakadalawa ka ng FAMAS, no? Best Actress, Best Child Actress Award. Medyo mahirap yan, dapat mapanindigan mo ito. But anyway, what kind of actress do you want to become? Ayoko po ng actress lang by fame. Gusto ko pong actress dahil sa line of work, sa craft, and sa performance ko po. Ayoko po na maniname lang ako na actress. Dahil lang sa kasikatan, kaya ako actress. Gusto ko po, by the way, I am. Kaya po ako nagiging artist talaga. What else do you have to learn, palagay mo? Sa pag-aarte, siguro po, huwag madrain. Yun po yung isa kong kailangan i-master. Huwag madrain. Huwag magpatalo sa story. Huwag akong magpapakain sa role ko. Kailangan mas angat and mas kontrolado ko po yung role. Hindi ako yung kukontrolin mo. Sa life naman po, siguro, stability. Gusto ko po maging financial, mentally, physical, stable. Pag tinatanong ako, ano nang napundar
Umanual ako masagot. So, gusto ko po ngayon, wise eh. So, ngayon, gusto ko po na umiikot naman siya. Kumbaga, kahit hindi po ako artista, meron pong income. What is that child in you? Kasi I'm talking to an adult. Alam mo, alam eh, lecture mo nga ako. Ang dami kong mga alam. Alam mo, alam mo, pero nisip ko, ay, kasi yung bata. Yung height ko. Ano ba yung bata? Siguro yung pagiging childlike ko po, yung paghahalubilo ko, yung kadaldalan ko po, yung pakikisalamuha ko po, makikita pa rin po nila yung child in me pagka andun ako, ate, tita, kumbaga baby pa rin po nila ako sa paningin nila. And yun pong pagiging labas ko ng labas, kasi hinihil ko po yung inner child ko pag gano'n. Yung explore. Yes, gusto ko pong bumawi yung mga panahon masyado po akong andun lang sa isang lugar na maraming bawal, maraming di pwede. So ngayon, yung mga hili ko pong food ngayon, mga hili ko nung bata. Ice cream, cotton candy, cakes. Ah, yeah. Correct. Ayan, pang bata. Opo. Tsaka yung movies. Ang mga pinabanood ko pong movies, mga cartoons, mga pang bata, family, okay. Anime, animation. Bago kita makita sa Dirty Lina, nakita ka pa sa TikTok ba? Grabe yung sexy mo eh. Akala ko ngayon na yung track mo. Honestly, sabi ko, gusto man niyang maging parang sexy star. Yun yung naisip ko dahil yun yung nakikita ko. I thought it was a part of your rebranding. Hindi pala. Or was it? Actually, nung una po, may mga offers na gusto mo ba ito na yung brand mo? Parang gusto mo ba ikaw na yung next na ito, next na ito? Na parang sexy. Yes, mga ganun. Daring roles. Fiercer. Yun lang po yung pinupost ko. Pero sa totoong buhay, hindi naman po ako ganun. Ito po, sobrang effort na po ako sa gantong get up. Ganun. Kumbaga, may ganun lang po akong side. Kumbaga, iba't ibang side lang po talaga ako. Pero hindi ko naman po intentionally gusto maging sexy or ano, fierce, ganyan, daring. Hindi ko rin naman po masisisi kung ganun din po yung lapat ng mga damit sa katawan. Kasi yun po kasi yung inaano nila yun, na bakit yan yung suot mo. Eh, ba't pag iba yung may suot, okay lang. Porket yun yung lapat sa sarili kong katawan, may issue. Diba? Na parang common, sexy ako, or malaki yung boobs ko. Opo, di ba? Gusto ko yun ng sexy bowl. Ah. Kasi yun po yung nagiging stereotype. Forget my curves, forget my shape. Pa-sexy na agad pa din. Which is mali kasi kahit flat-chested or kahit obesity or kahit plus size, sexy sila, di ba? Masyado nyo lang kinukulong yung perspective or yung mentality nyo na pag ganito, ito lang yung sex. Now, admittedly, maraming ng bastos na. Do you feel na parang gusto ko nalang mag-cover up? Dahil bastos talaga nila. Yun nga po, since personality ko po na hindi ako masasilent kapag wala man akong mali or wala po akong kasalanan. Ayoko po yung ganun. Ayoko po na baguhin ko na lang nga yung mga content ko. Huwag na nga lang ako mag-post ng gantong TikTok. Ayoko po nung ganun. Ayoko po mag-a-adjust ako sa kamalian ng iba. Ayoko po na ako yung dehado dahil lang mali yung pag-iisip. As long as nakikip ko yung sanity ko. Pero if ever nakikita ko po na may below the belt, doon po ako mag-action. Magkakaroon sila ng glimpse of Cyril sa dami ng roles mo. Sino ang pinaka-ikaw of all your roles na hindi mo kinilain mag-internalize dahil ikaw na. Siguro si Madam Anna, yung 100 Days to Heaven. Ikaw si Madam? Opo, kasi ma-pride si Cyril eh. Eh si Madam Anna, nuknukan ng pride eh. So, feeling ko siya po, kung sa ngayon, siya po yung best na kasi sobrang dami niyang paninindigan. Kahit siya na yung tinatama ng mga guests niya or ng mga kasalamuha niya, siya pa rin yung nagmamataas. May ganun kasing side. Pero sa dulo, natuto naman si Madam Anna. So natuto din naman si Sai. Yan po. What's in her bag? Ang cute. Ay, hindi ako prepared! Mas maganda nga yung
hindi siya prepared sa what's in your bag. Eh, ako rin naman kasi sabi ko, ang ganda ng dewy effect. Okay, yung bag ko is attach. Attach. Gift ko to ni Miss Tintin Babaw. Oh, attach. Yes. Akin pong, actually, hindi po ako mahilig mag-powder kasi feeling ko po, pag nagpa-powder po ako, nagkaka-whiteheads po ako. Nakaka-clog. Eh, kasi sobrang oily ko po. Okay. Tapos po, ang isa po sa mga kailangan talaga, necessity, yung sponge natin hindi dry. Okay. Kumbaga, kailangan medyo moist pa rin po yung loob para madaling pang-blend. Kahit sa field, yung pang-retouch ko dapat, kasi ganito lang ako pag sa studio okay. Eh. Pero pati sa field, dapat moist pa rin pag nag-retouch ka. Yes po. Yung sinasabi niyo pong healthy, ay parang glowy. Ano pong sabi niyo? Dewy. Dewy. Ito po yung highlighter. Okay. Meron po akong naanong tricks na pag dito, nakakamukhang maganda yung lips pag meron dito sa taas. Okay, got it. Pero depende po sa lip shape. Tapos po, dito sa inner corner. Okay, got it. This is from my friend, you know. Ayun! Sabu yung nagturo sa akin nun. Okay. Dito, si Blythe. Yung eyeliner po, kailangan alam nyo po yung shape ng eyes nyo. Tapos kung anong bagay na wing nung eyeliner. So ako po ngayon natutunan ko. Dites pala. Okay. Straight lang. Straight lang. Yes. Concealer ko po, EC&Co, naiwan ko po sa car yung Lucky Beauty, pero almost same formula. Pwede rin yun sa mas matanda. Wala kasi syempre, pag mas matanda ka, you have more to conceal, right? Texture. Oo. Pero good po siya for textured skin. Ang tip ko po dyan sa ganyan, mag-ano po muna kayo, moisturize ng skin. Ito po, tinted moisturizer. I need. Oo, sige. Ayan po, super sheer lang na coverage. Hindi po kayo mukhang naka-foundation na pang-foundation day and night. Yes. Tapos, contour, ito po hindi pwedeng mawala kasi round kasi yung face ko. So, kailangan mahilig ako mag-contour. Okay. Tapos, pag naman po may mga bald spot na nilalagyan ko lang po ng volumizing brow. Oh, si Vice! Hi, Vice! Tapos, ito po, gift ni Miss Zay, Dennis Dibelin. Ang ginagawa ko po sa lips, sobrang laking effect din po nito sa makeup look. Nilalagyan ko po ng darker here, tapos may contour sa baba. So, kumbaga, mas may shape siya. Pero hindi ko po fully nilalagyan ng color. You're right. Dito lang sa ilalim yung Ito. Tapos, iiwan ko po siya doon bago ko i-blend. Kumbaga, may stain na po siya. Tapos, tsaka po ako mag-lip gloss. Yung lip gloss ko po, since dry yung lips ko, lip mask. Okay. And maganda po siya pag iniwan ko kasi mukha siyang gloss pero mask siya. Sarap! Bago! Di mo yung natutunan akong bago. Meron din po akong tweezers for the lashes. Ayun, oh, sige. Pag-galan. Okay. And ito po, pang-brush lang. Yeah! Pati yung may bago. Wala siyang talent for today. Buti na lang nagbalit ako ng bago. Hindi ako napahiya. Thank you. Sino ang idol mo? Judy Ann. Ever since. Bakit ang dami idol si Judy Ann? Kasi po siya si Judy Ann Santos. Ikaw yung palad mo nga. Sana po talaga pinapanajamin ni Mama. Gano'n siya kagaling? Kaya po talaga. Hindi po alam. Tapos iba po yung charm niya. Iba po yung charm niya. Tapos nag-guest po siya sa 100 Days to Heaven nang hindi ko po alam. Sinurprise po ako ng set. Ay parang restaurant po yun. Nagtako po ko sa ilalim ng lamesa. Kasi hindi ko po alam paano ko siya babatihin. Kung pwede ko ba siyang ihagi, shakehan. So sinabi yung producer namin. Bakit niyo mo gano'n? Parang siya po yung tipong pag pinatuloy niyo po yung luha, pataas magagawa niya. Ganun po yung tingin ko sa kanya. Hindi ko po ma-experience na siya pa. A few moments later. Feeling ko yung bagay po rin yung pag-artista kasi maganda po yung registro niyo sa camera. Isa po kasi yung sa tinitignan. Narinig niyo yung direct? Hindi, parang may vibe ko kayo na sa mga Korean na ang simple nung face, tapos alam mo pag tumingin gano'n. Basta, ang ganda po ng registro niyo sa camera. Tapos, ito, maglalaro kami. Turango ako sa badan. Gusto ko po yung mga Jody Santa Maria. Yung tila, amateur pa. Ang tuturuan mo ako. Yun nga po, wala po kayong sasali. Sige, okay po. Titingin lang po kayo. Kasi yung maganda, tingin pa lang dapat ako. Kunyari po yung una. Titingin lang po kayo kung kayo. Na-stuck ako sa galit. Galit. Loosen up. 5, 4, 3, 2. Wala akong iniisip kahit na galit. Walang
cue? Wala po, whenever you're ready. Wala ko yung pan-director ng kaharap mo yung may utang sa'yo. Ay, pwede po. Yung commission sa'yo kahapon, nakita mo. Tapos bigla mo kayo. Papatawad ka niya. Bati na kayo. Diba? Tatang-importance mo agad yun. Ganun po yun. Parang iyaan nila po yung inner emotions nyo. And that is the side B of Cyril Manabat. At kagaya nga na palagi nating sinasabi, pinipito tayo, kaya lumalaban tayo, nakangiti. Be happy!